Halo guys. Ngayon, magpipil up po ako, magre-registered po ako ng ECIF Red Cross. Ang una nating gawin ay punta tayo sa Chrome, tapos search mo yung ECIF, ayan, kasi meron ako yan. I-search natin yan ang isulat. ECIF Red Cross. Bakit matagal? Matagal. Yan guys, pag nakita mo yung registered, maliit, yan ako na lang siya. Ayan, para malaki, ayan. Ayan siya guys, ito na yung ano natin, ECIF for arriving passengers. Ayan guys, basahin nyo na lang yung mga rules dito, mga data privacy, basahin nyo na lang natin para maunawaan natin kung ano yung ano nila. Tapos, important, please note that any and all information, ang lahat na information inyong ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong sertipiko mula sa kawanihan ng kwarantina. Magdudulot sa pagkakantala ang inyong paglalakbay o pag-uwi. Anumang mali information na inyong sasad para sa inyong gabay. Kaya sundin natin yan. Una guys, kasi naka-fill up na ako. Una, ilagay mo yung iyong first name, yung last name mo, apelido ng asawa mo, then pangalan mo, middle name mo. Yan yung isulat mo guys. Tapos, napilapan ko na kasi ito. Tapos, nationality, Philippines. Ayan. Tapos, yan, Philippines, tapos yung birthday mo, lagay mo yung birthday mo, tapos, pag nilagay mo na yung birthday mo, didiritso na yung edad mo, yan, na ano na yun, attach na yung edad mo dyan, kung ilang taong ka na. Tapos yung PLH number naman guys, optional naman siya, pwede naman hindi mo siya ilagay kung wala ka, okay lang yan. Tapos, pagdating dito sa civil status or single ka ba, married ka ba, widow, anel, separated, kabit, ano pa man dyan. Yan ang pindutin mo guys, married kasi yan, married. Lagay mo, tapos babae, yan. Tapos, yung iba dyan, delfag mo na. Tapos yung email mo dito guys, yung email mo. Kasi pag nasubmit mo na to, dito mag-i-email yung ano, Red Cross. Kailangan yung email mo guys, open siya lagi ha. Yung active siya na nakikita mo siya na nag-ano. Kasi mag-i-email si Red Cross doon. Sa email mo na yan. Tapos, yung phone number, kung wala ka namang phone number dito na ano, phone number ng mga kamag-anak mo, anak mo, asawa, pwede rin, lagay mo dito. Phone number. Yan yung lagay mo guys. Tapos, who owned this cellphone number? Kanino daw cellphone number na ginamit mo? Eh, lagay mo na lang yan dito sa someone else on cellphone number, family member. Yan na lang ang pindutin mo ito. Then, pagkatapos, yung province mo guys, kung saan kang probinsya, pindutin mo lang yan dyan kasi lalabas naman yan kung anong probinsya ka, ganyan. Ako, Southern Leyte ako guys. Southern Leyte. Southern Leyte. Yan, i-type mo na lang pag natagalan ka yan. Yan guys, Region 8 tayo. Region 8. Tapos yung city mo. Malitbog ako. Yung lungsod, Malitbog. Tapos, barangay. Barangay guys, yung barangay ko. Tapos,
Ayan, barangay City yan. Malitbog, lagay ko Malitbog guys, yan. Tapos San Jose, yung barangay ko. San Jose. Yan, San Jose guys. Tapos yung house address ko, lagay ko na lahat. San Jose. Malitbog, Southern Leyte. Yan guys, permanent address. Ganun pa rin siya guys. Kung saan ka naman uwi, diba? Ganun pa rin siya. Ganun pa rin yung ano, ilagay mo dito sa permanent address. Ganun pa rin siya, same pa rin. Saan ka naman uwi, diba? Tapos, emergency contact. Kung sino yung contact mo sa Philippines, yun ang ilagay mo dito, emergency contact. Yun, si Lorna Erna ng akin. Tapos, yung number niya, yan. Tapos, employment information, guys. Ano yung employment, ano ka ba? Employment information. I am a frontliner. I am a health worker. Hindi naman tayo health worker, di. Pindutin natin yung I am a frontliner. Pindutin mo yan, guys, yung ano, box, yan. Tapos yung, ano yung trabaho mo? Occupation. Ano yung trabaho mo? Domestic helper ako. Tapos, yung pangalan ng amo mo, employer name. Lagay mo yung pangalan ng amo mo, guys. Yan. Ano, tapos, department in work. Okay lang, black mo lang yun, guys. Okay lang na hindi mo lagay. Tapos, position. Ano, domestic helper pa rin. Work industry. Helper. Ayan. Lagay mo lang yung helper ka, guys. Service, help. Yan, helper naman ako. Tapos, yung country, Saudi. Kung saan tayo nagtatrabaho, di ba? Saudi. Yan. Tapos, dito na tayo, guys. Pagdating dito sa, ano, pagdating natin dito, guys, sa travel history, kailangan mag-ingat tayo, guys. Kailangan yung ticket mo, may ticket ka na, ha? Kailangan yung ticket mo, yan naman talaga, yung nakahanda na, titingnan mo kung, kailan ka ba pupunta ng Pilipinas, yan. Yung sa akin, ngayong 7-24-21, yan nilagay ko. Tapos, pizza ng pag-alis mo sa departure, yan. Ganun pa rin, guys, 7-24. Ganun pa rin yun. Tapos, yung araw na dating ka sa Pilipinas. Ako kasi, guys, connecting ako kaya 25. Tapos, ano yung bansa? Saan ka galing na bansa? Exit country. Siyempre, guys, Saudi tayo, di ba? Saudi. Saudi Arabia, yan. Tapos, anong city? Riyadh. City and city. Tapos, ano yung sasakyan mo? How will you arrive? Siyempre, air. Tapos, yung flight number, guys. Yung flight number niya. Ito yung akin, yan. Tapos, yung purpose ng travel mo, vacation. Vacation. Tapos, pagdating sa OFW information, are you an overseas Filipino worker? Yes. What kind of OFW are you? Siyempre, land tayo. Nasa land tayo. Do you work for a an LM license, mining agency, no. Explore history. Have you been exposed? No. No tayo dyan, guys. Tapos, guys, ang ilagay nyo dito sa vaccine information, kung anong araw kayo, kung anong, or anong brand ng vaccine mo, yan. Pag pinindot mo yan, guys, makikita mo dyan yung, ano, yung araw, yung brand ng vaccine mo. Tapos, ano, second dose, ganun pa rin. Pareto lang yun, guys, makikita naman dyan. Tapos, wala tayo dyan. Huwag na natin pakilaman yun, guys, kasi wala naman tayo nyan. Yan, wala naman. Tapos, current and previous condition, illness, no. No, yan, guys. Pregnant, no. Tapos, guys, pag natapos na yan, ilagay mo yung passport ID.
ID mo, passport ID ha, passport ID mo dyan, lagay mo. Tapos, pagkatapos dyan, i-upload, kailangan guys, yung passport mo, yung ID ng passport mo, yung ano ng passport mo ba, picturean mo na yun, para may upload mo na siya, picturean mo na siya muna, para hindi ka na magpalot, kailangan picturean mo siya. Tapos, siya, yun yung i-upload mo dito. Kasi pag camera guys, sinubukan ko yung camera, hindi pwede, hindi siya allow. Kaya, in-upload, pinicturan ko muna siya, tsaka, in-upload ko, yan. Tapos, additional information, yan guys. Do you consent to being contacted or blood donation? No. No, yan guys. Tapos, do you consent to plasma donation blood? No, guys. Kaya, pagkatapos guys, yan. Pagkatapos niyan, tingnan mo ulit, baka may mali ka. Diyan, tingnan mo. Pag nakita mo magpula yan dyan, may mali yan. Yan, ganyan guys. Yung ibang pula dyan, hindi ko naman kasi inano yan. Ganyan lang guys. Tapos, yan, ano mo siya ulit. Yan, pagkatapos, pag natapos mo na, pilapa mo na lahat yan guys. Ayan, ipindutin mo yung submit. Tapos, pag nag-submit na yan siya guys, na-submit na yan siya, mag-i-email sa'yo ngayon si, mag-i-email na sa'yo si Red Cross. Ayan guys. Ito yung email niya sa akin guys. Ayan. Ito yung email niya sa akin. Ayan. Philippine Red Cross. Ayan. Thank you. Hi Alma. Thank you. Ayan. Kailangan guys, i-download mo to ha. Itong QR code. I-download mo yan guys. Kasi yan ang papakita natin sa port of entry. Yan ang papakita natin. Kaya kailangan i-save mo na yan siya guys kasi hindi natin alam na may need tayo doon sa airport. Kaya kailangan i-save mo na siya, i-download or i-screenshot mo. Ganun lang guys. Ganun lang kadali guys. Ganun lang. Ganun lang siya guys. Kaya sana maintindihan yung aking ano, maintindihan yung aking pag-registered at